mo ba yung ka-holding hands mo sa Facebook? At meron kang post? Parang weeks pa lang. Sabi ko sa kanya, I had to stop. Lalayo muna ako kasi nai-inlove na ako. Hindi ko alam kung paano i-divert yung sadness ko. Diba? So, anong gagawin ko? Kesa naman ma-depress ako, kesa naman mag-anxiety ako, nag-isip ako ng isip na wala akong ginagawang ibang bagay. I had to think it over and over, like a million times, because I'm aware that once I do it, hindi na there's siya no pwedeng ibalik, and it's irreversible. Mm-hmm. Plus, I have sakit sa puso, I have holes in my heart, so baka hindi ko daw kayanin. Welcome back to my YouTube channel. Itong araw na to, eh, may guest ako na, alam niyo, gandang-ganda talaga ako sa kanya. Everywhere I see her, and anytime I see her, I call her ganda. Francine Garcia. Hi everyone! Ayan, welcome back to the channel ni Ate Aiko. Aikon si! Salamat sis, nag-guest ka dito. Kamusta ka na ganda? I'm good naman. Coping up after the pandemic. Itong pandemic ba, nahirapan ka rin? Did you went through a depression or what? Hindi naman. Nakatulong din siguro yung mga start yung pandemic. Nag-live-live ako ng Facebook. And then, hindi naman kasi ako depressing na tao. Happy-happy ka eh, no? Oo. Tsaka ayoko talaga ng negativity. Or kung meron man, napaka-konti and then I delete or puro... Hindi mo na-entertain yun. Oo, puso-puso. Ayan, yan yung negativity ko. Puso-puso. Yes, puso-puso. Grabe na. Dahil may nakuha akong screenshot. Okay. Oh my gosh. Kinabahan ako. Oo, yun sa puso-puso. Dito muna tayo. Viva ka na. And then, what keeps you busy lately? Since 2015 kasi, nung tumali ako ng Miss Gay Manila, I was second runner-up. And then, pinapirma kami ni Trixie, together with Trixie, the winner, ng contract with Viva. But she pursued her studies in Australia. And then, I stayed in the Philippines. So, mas ako yung nag-pursue nung acting, nung pag-artista. Kasi bagets pa lang ako, bet na bet ko na talaga. Nung mag-artista? Yes, oo. More than being a beauty queen? Oo. Bakit ka nalinya sa pag-viewcon? Kasi at that time, hindi naman ganun kadami yung opportunities for trans women. Okay. So this was early 2000s. And kaya nung super contest ako ng contest ng contest, nung nag-Eat Bulaga na nag-Super Sirena, they really opened the door for me being an actress. Ayan, actress talaga ba? At ang impersonate mo noon is si Kim Chu. Kim Chu, kasi siya talaga yung putok na putok 2013 yun. At the time. Oo, siya talaga yun. Ibang kamukha mo. Sino? Heart. Ay, grabe na. Hi, Lodi. Ayan, Lodi ko talaga yan. Diba? 2002 kasi na-meet ko siya nung birthday ni Angel, Angelica. Kasi Angel is our batchmate nung high school. So, isang birthday niya, dumating si Heart. So, I was like, oh my gosh, ang ganda! Naasar ako, tas chinita, tas yung smile, ganun lang. Ayun! Francine, bago ka sumali ng Super Sirena, gaano katagal bago ka nag-decide na gusto kong maging trans woman? Before I joined Super Sirena, I was already a transgendered woman. Transsexual. 2011, I had my SRS in Bangkok. What do you mean when you say do sa mga SRS, sexual reassignment surgery. So, the genitals are already, I suppose, kasi hindi naman ako nakakita. Oh my gosh, kung nakakita ako, masasakit ang ulo ko. Ano, same na sa women. Nung 2010, I had my breasts done in Thailand also. Okay. Tapos, syempre, gradual, slowly, kasi I had to think it over and over, like a million times, because I'm aware that once I do it, hindi na siya pwedeng ibalik. And it's irreversible. So, medyo matagal talaga na pinag-isipan ko. Plus, I have sakit sa puso. I have holes in my heart. So, baka hindi ko daw kayanin. But, luckily, ayan, tuloy ang pagmamaganda. So, looking back, ilang years ka na? 11. So, dun sa 11 years mo nun, wala ka naman sinasabi na yung looking back?
wala. Wala talaga. Wala talaga. Because, bago naman mag-undergo, meron namang psych test. Oo, di ba counseling? Yeah. So, and then, they ask you na kung if you're doing it for your partner, if you're doing it for somebody else, if you're doing it for anything else, like for example, for work, for kung ano pa man, don't do it. But if you're doing it for yourself and to fulfill yourself, then do it. Nung nag-decide ka na, gagawin ko to, sinong peg mo na gusto kong ganito ang itsura ko? Di ba may mga ganyan ka? Wala naman. It just happened. So, talaga maganda ka na ever since? Hindi naman. Kasi, short story lang ha. Uh-huh. Nung bagets kasi kami, this was 90s. Oh my gosh, makukompute na yung edad natin. Tatlo kasi kayo. Ikaw, si Ate Rufa, tsaka si Ate Means. I don't know. Nasabi ko na yata sa iyo nung first time tayo nag-meet. Tatlo kayo. Tapos, kuya ko, ako, and yung cousin namin. Crush namin kayong tatlo. Tag-iisa kami. And ikaw, sa akin ka, nasabi ko, nung bagit talaga ako, merong, I remember ha, meron ako ng mga picture-picture, kasi di ba nung mga early 90s, di ba ganyan naman talaga yung uso, notebook. Yung mga picture, hindi pa notebook ate, picture talaga na, yung mga picture na nakalaminate, na tinitinda kung saan, I have yours. And then, at the time, syempre bagets ka, ang inaano nila na parang crush kita at the time. And then, nung looking back, nung na-meet ka, like, oh my gosh, realization ko, hindi pala kita crush, ikaw pala yung inspiration, ikaw pala yung peg ko, nung nagusto kong maging nung bagets ako, na without me knowing. Ayun. Diba, so, ikaw talaga, yes! Crossing path natin. Sige, close tayo, diba? Actually. Yung mga heydays ko nang gumigimik ako, kakagimik pa kita, diba? Yes! Naloka ako sa'yo pagkakita ko sa'yo sa Makati. Diba? Ate! O, diba? Tapos bilang ending, mag na tayo uwi. Yes! Yun, diba? Grabe na. Ngayon na fulfilled ka na sa sarili mo. Sobra naman. Ano ang isang bagay na feeling mo lacking pa rin sa buhay mo? Wala naman. Actually, may jowa na ako. Yun na nga eh. Ito na nga eh. Oh my God! Merong mga ebidensya total. Pumunta na tayo sa ano na, sino ba yung ka-holding hands mo sa Facebook? At meron kang post? Si Mahal, hashtag Mahal. Yes, show ko siya sa'yo later, but for the public, I'd like to keep it private because not everyone who stares admires. Totoo, not everyone is happy for you. Yes, and people loves to ruin beautiful things. So, this is something beautiful that you want to protect and keep. Yeah, oo. In-explain ko naman sa kanya. Kasi syempre, kahit pa paano naman na public figure tayo. Uh-oh. And a lot of people sees us. There will always be judgments. Uh-oh. And syempre, bago pa lang kami. So, hindi pa din naman ganon katatag yung foundation namin. Maybe in time kapag matatag-tatag na yung foundation. Lalabas mo rin siya. Oo, okay lang. Kasi Pinoy? Syempre, yeah. Wow. Si Mahal. Hi, Maho. Hindi ka napupunta na abroad, ah. Oo nga. Hindi, kasi kaya naman ako super abroad noon kasi nag-break kami nung ex ko noong 2016. Oo, shopping ka na shopping lang doon. Kasi nga, hindi ko alam kung paano i-divert yung sadness ko. Diba? So, anong gagawin ko kesa naman ma-depress ako, kesa naman mag-anxiety ako, nang isip na wala akong ginagawang ibang bagay. Ko, oh my gosh, what should I do? So, ang ginawa ko is dinivert ko yung love ko sa kanya into beautiful things. Ayan, beautiful things. At least, magandang beautiful things. Yes. In total, kilala ka sa Contisera, sumasali sa mga beauty contest dati. At syempre, ikaw ay peg at reyna ng mga ating mga LGBTQI community. Grabe na. Thank you very much. May mga pinrepare kami sa mga questions pang beauty queen. Okay, sana medyo marupok lang po tayo. Sana, kaya pa nat. Diba? Eto, bubunot ka. Kung ano yung mabunot mo, yun ang question mo. Oh my gosh. Diba? Ayan, sign natin. What is the essence of being a trans woman? The essence of being a trans woman is to love and to be loved, as Machika said. And I think that the true essence of a person, regardless if you're a man, you're a woman, you're a transsexual, you're a trans woman, trans man, the fact that you know how to love and you know how to, you experience to be loved, I think that's the essence of life in general. Kaya, hindi niya ito love talaga, sa, love talaga. Love, di ba? Yeah. Loving kasi talaga ako. Kasi in love ka ngayon, di ba? I don't know, kahit hindi naman ako in love, ganyan talaga ako. Tubusin natin. Sige, kaya iya. Ito, galing sa isa sa mga kaibigan mo. Meron ako inistorbo na tatlo sa kaibigan mo. At ito ang question ng isa. Okay. Kung tinanong mo kung bakit wala siya dito, pero may Yuki! Question sa Yuki dito. Hi, Francine. The Republic of the Philippines is composed with 7,640 islands, and one of that is facing a big issue between our country and China. As an LGBT advocate, kailang ka huling nagmahal?
Sira ulo na. I love every day. Kanina, bago mag-start, nagsend ako kay Mahal ng picture ng screenshots na we're already starting. Ganyan. Kaya Yuki, wag mo akong inaano. Gusto mo more love. Ayan. Yung kay Mahal mo, new lang, diba? So, baby pa yung relationship. Although, ano, we dated for like a month and a half. Oo. So, ano, eto, ano yung dynamics ng relationship nyo? As in, paano? We were dating for a month already. Like, we always go out every day. As friends? Parang, oo. Wala pang attraction nyo? Parang MU-MU, ganyan. Uso pa MU-MU? Nakaka-girl nga, diba? Yun, feeling ko naman talaga, syempre, ganda-gandahan tayo, diba? So, sabi, one time, biglang sinabi niya sa akin, oh, yung boyfriend mo, ganito, ganyan. Mm. Sabi ko, huy, boyfriend, nire-remind lang kita, hindi mo pa ako nililigawan. Ah, so, kasi dun nag-start? Hindi! Yung feeling, kasi... Kilig na kilig siya! Makilig talaga ako! Kahit kanina talaga love story, kinikilig talaga ako. Ayun, kasi parang, when we were first starting, parang weeks pa lang, sabi ko sa kanya, I had to stop. Lalayo muna ako kasi nai-inlove na ako and I think it's a two-way process. So, ang pangit kung ako lang ang mai-inlove, kailangan dalawa tayo. So, teka lang, kalas-kalas muna. Para at least, let's go back to being friends. Mm-hmm. And then, let's just make it happen. Uh-huh. And then, after a few weeks, bigla siyang nagsabi na yung boyfriend ko, ganyan. Sabi ko, ay, sabi ko, decision ka. Hindi ka magde-decision. Mm-hmm. Pinapalala ko lang, hindi mo pa ako nililigawan. Ganon. Binibiro ko lang naman. Pero, syempre, kilig na ako, diba? So, ayun. Tapos, ganon na pala yun. Kasi first niya ako na trans. Ah, wow. Silosa ka? I think we are all. Ah, okay. How about yung boyfriend mo, siloso? Napatunayan ko siya kagabi. Ah, so siloso siya? Yeah, kasi nagbaklaran kami last night. Okay. And then after namin magbaklaran, kasi ako nagdala ng car. Uh-huh. Since ako nagdala ng car, siya ang hinatid ko pa uwi. Mm-hmm. So pagka uwi niya, balik na ako ng bahay. Nag-text yung friend ko, sabi, asan ka na sa Timog ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, pa-uwi na ako ng house. Sabi ko, okay, anong plano? Sabi niya, daan tayo ng Kite Music Box lang kasi nanonood kami ng mga friends namin. Mm-hmm. So ayun, dumaan lang ako. But after nung pagkababa ng phone, hindi ka nagpaalam. Nagsabi agad ako, sabi ko, mahal, daan ako ng Music Box. Tapos parang nagalit na siya agad. Oh my gosh, ano yun? Kasi hindi naman siya pumayag. Ang cute, diba? Hindi, ano, yun na nga yung point niya na parang hindi ka nagpaalam, ganyan-ganyan. Tapos may mga cheating-cheating na siya. And lying sa ko, oh my gosh, yung OA mo, hindi nagpaalam. Wala naman kasi sa plano. So ano yung pagpapaalam ko? What's important is nagsabi ako at saka parang hello, 1.5 months na tayong magkasama halos everyday. So, nakita niya yung routine ng buhay mo. Oo na, parang minsan nasa labas kami, biglang may magte-text, asan ka, daan ka ng ano, o ano, daan daw tayo ng ganun. Pero syempre, iba na ngayon na magka-relasyon kayo. Pero wala naman kasing plan that night. Wala naman plan talaga last night. So, ayun, so napatunayan ko na teloso siya. So, next time, magpapaalam ka na. Paano ko ipagpapaalam nga ate yung mga bagay na hindi naman nakaplano? Yung mga nakaplan, pinapaalam ko naman talaga. Pero syempre, yung mga hindi nakaplano, sinasabi ko agad. Pinapaalam. Iba kasi yung pinapaalam sa pinapaalam. Mm-hmm. So, yung mga pinapaalam ko sa kanya, yung mga nakaplan. Mm-hmm. Pero yung mga hindi naman nakaplan na biglaan lang, pinapaalam ko pa rin sa kanya. So, he won't think. Mm-hmm. Ayun, nag-overthink. Ayun. Basagang phone. Charot. Ay! Naloka ako kanina, diba? Sabi niya sa... Pinagbate? I don't know. Hindi ba nga kami nagbabalik? Oh, pero nagre-reply na siya, hindi. Kasi sobrang buisit daw niya sa akin. Binasa niya yung phone niya. Sabi ko, huwag kang maninira ng gamit kasi mahalas niyan sa negosyo. Charot! Oo nga. Sobrang asal niya. Kasi, ikaw rin naman kasi gimmick ka rin pala rin. Gimmick. Hindi naman gimmick yun. Kasi hindi naman siya clubbing or anything. Because, alam ko naman yung mga limitations. Kasi we go out together. Pero yan sis, nakita mo na ganda na may pagkaseloso. Paano mo i-adjust yung buhay mo sa isang tao na gano'n ang ugali? Willing ka naman. Oo naman. Kasi I believe naman na if you're in a relationship, relax muna yung mga gimmick-gimmick. If you're going out, go out with him. Yeah. I believe kasi na a relationship is consisted of you, me, and then us. It's a teamwork. Yes. Mm-hmm. So merong ikaw, merong ako, merong tayo. It's not just about us. Yeah. So tatlo talaga siya lagi. Kulit. Diba? Dahil dyan, bumulit ka pa na isa. Okay ko. Ang dami natin na laman. Parang kinikilig sila. Oo nga. Sana makita namin yan. Papakita ko sa you later. Kilala ko? No. Ah, okay, okay. What does it mean to be a modern woman? I think a modern woman is someone who trusts herself fully that she can do anything that she wants and she can conquer anything that hinders her way. Alam niyo na kung bakit to, ano, di ba, nananalo. Merong kaibigan, may patanong na naman sa'yo. Oh my gosh. Parang ginanya ko kasi sila ng ginanya nung naglalive ako sa Facebook. Pasensya na, Diyos ko, parang binabawian niyo ako ngayon. Di ba?
At alam ko kasi yung mga kaibigan mo, kaibigan ko din. Actually. Sabi nila, may balak ka pa bang ipagawa, ipabawas, ipadagdag sa katawan mo? Actually, gusto kong magpabawas ulit ng nose. Kasi nung pinagawa ko yung nose ko, hindi ko naman siya totaling pinapago. Mm-hmm. Hindi ako nagpadagdag eh. Okay. Nagpabawas ako kasi meron parang parot. So, nakakalalaki. Tignan mo parang ito at saka ito. Okay. Ito, diretso. Yung sa kanya, may hump, may bump. Uh-oh. So, yun yung pinatanggal ko. Kasi nakaka-strong. Anong features? So, yun ang pinaano ko. And then also, gusto ko magpalit ng boots. Ano ba size ngayon? 36B. Bigyan kita, gusto mo. Gusto ko magpalit. Iti, ati. Okay. Kasi, ano papatunong nito si Jegs? Kasi naghahanda daw siya for MIQ next year. Bahala ka na, Jegs. Ang dami mong gusto. Kinukulit ako. Kapag ka nag-post ako ng facial, saan yan? Sama mo ako dyan. So, sinama ko naman. Si Barbie Arms, sama mo ako dyan. Oh, go! Kung saan ka masaya, go lang, Jinx. Meron ka pa isang kaibigan na itago natin sa... Kilala siya sa being diva ng suklay. Si Katrina Velarde. Sabi niya, alam niya na masaya ka daw ngayon, pero kailan mo naman daw nila makikilala at makakasama si Mahal. Kapag ka nagkataon na nagkagalgalan, kasi nung gumawa kami ng GC, ang name was Super Idol ko, ang voice ng Backlash na may X Factor. Okay. So, super because super si Reyna ko. Uh-huh. Idol because Idol Philippines si Lucas Garcia. Uh-huh. Ang voice is si Yuki. Uh-huh. Ang Backlash is si EJ Salamante. And ang X Factor is Katrina Velarde. Uh-huh. So, super idol ko. Yaan! Uh-huh. So, nung nakaraan, gumawa kami ng something lang. Kita-kita lang kami na kanta-kantahan. Sa susunod na ano natin, sama natin si Mahal. Nakipagsabayan ka ng kantahan kay Katrina. Hindi niya ako kaya. Oo. Nakainom ka pa nung partida na yun. Hindi sisa. Niya ako kaya. Correct. Someday! Ganun agad! Nahilo sila. So, ayan na, Katrina. Soon daw. Hinahamon kita. Sabi ko nga, ikulab nila ako. Parang ayaw nila ako ikulab. Sige, kahit ako nalang gumawa ng MTV. Okay. Ano, ganda may tanong pa ako. Di ba maraming mga LGBTQ na bata ngayon na who looks up to you, ano yung mapapayo mo sa kanila? Ang dami kasing nagsasabi at saka usually talaga ang mga advice nila is be yourself, ganyan-ganyan. Ako hindi. I think, don't be insecure. Kasi ang daming mga bagets na nai-insecure na konting ganito, competition. Konting ganyan, competition. Know that you will always have your timing and your timing will always be perfect. Like si Fuchsia, yung nanalo ng Miss International Queen sa Thailand recently. She joined Super Serena ng Ipulaga in 2018. Hindi siya nanalo. Although she was a grand finalist, pero hindi siya nanalo ng as grand winner ng Super Serena noon. But this year, she represented the Philippines in Thailand and she won. Her timing was everything. Her timing was perfect. Also with Pia Wurschbach, diba? Yes. So, so don't be insecure kung ano yung meron ang friends mo, kung mas ganito siya sa iyo ngayon, mas ganito siyang ganyan, or mas meron siya, and then you hindi masyado. Don't be insecure kasi with insecurity comes jealousy. Okay. Diba? And jealousy. It's not a good thing. Oo. Siyempre kapag ka na-insecure ka na, maging jealous ka na, sunod-sunod na. So, parang magagalit ka na parang lahat, konting kibot, competition na. So, wag ganon. Ano lang, trust that merong time para sa'yo. And para sa lahat. Oo naman. Like, in all aspects of life. So, feeling ko talaga yung insecurity talaga ang wag na wag. Doon naman sa mga gusto nilang maging trans woman, pero hindi sila magkaroon ng lakas ng loob to do it. Kung hindi nyo makita yung lakas ng loob, if you can't find the strength and the courage to do it, then don't do it. Mm-mm. Once you have it, then do it. Kasi it's not easy. Like, sabi nila, pinakamasakit daw na transition, na operation was yung SRS. I said, no. Hindi siya yung pinakamasakit. Siya yung pinakamahirap. Lahat physically, emotionally, mentally. Pero after, nakaka-happy, nakaka-fulfill. Kasi nung pagka-uwi ko ng Pilipinas, ang una kong grocery was napkins. Oh. So, ang happy feeling ko, girl, ganon. Sa pag-ibig ba, Francine, ang mga transwoman is hindi kayo natatakot na yung sa goodbyes. Lahat naman tayo takot sa goodbyes, diba? Pero pagka nasa isang relasyon kayo, yung dynamics ba ng relationship nyo is just normal boyfriend-girlfriend na committed ka lang sa akin? Or ako ganun. Ah, with, hindi kayong open relationship? Pro-relationship kasi ako. Ay, so, kapag halimbawa, may boyfriend ako, may partner ako, Mm-hmm. nagkagawa
nagpupuhan ako sa iba. Nagkakakrush ako sa iba. Pero hindi dadating sa point na haharot ako, lalandi ako, aaura ako sa iba. Hindi ganun. Kasi iniisip ko, sa mundong maraming mapanghusga, siya nga nagpahusga. At hinayaan niya yung panghuhusga na yon. So why will I ruin something so beautiful? Katulad ng sinabi ko kanina, that's something beautiful. And why would you ruin your happiness? Yes. Diba? So that's very beautiful. So ang sa akin, straight tayo. I think naman, kahit sa normal, I'm not saying it's abnormal, but what I'm trying to say is, usual, very common na girl and boy relationship. Diba? Na heterosexual relationship. Nangyayari din naman na merong mga lumilihis, kumakaliwa, kumakanan. Lahat naman eh. Oo. So, I think, yun lang yun. It's just the same. Francine, ngayon na nag-aartista ka na. So, ano yung malulook forward namin sa in the coming days? Nag-shooting ako last 2 weeks ago, ata. For Viva Max. Okay. This is 5-in-1 with Wilbert Ross and then 5 other women. I don't know kasi kung pwede nang sabihin yung mga names nila. Pero, so, yeah. This is with Wilbert Ross. This is for Viva Max. Sexy comedy siya. Sabi ko nga kay Wilbert, ang gitaray mo, no? Ikaw lang talaga nakapenetrate ng ganyan, no? Para kang, kinumpare ko nga siya kay Rufa May. Kasi di ba si Ate Peachy lang ang ganon, yung sexy comedian. Correct, so, parang sabi ko, parang ikaw ang boy version ni Ate Peach. So, Francine, invite mo sila sa, ano mo, sa social media accounts mo, andito. So, I'm inviting everyone to please don't forget to follow and subscribe sa lahat ng social media accounts ko. Facebook, Francine Garcia. Instagram, at I am Francine Garcia. TikTok ko is at I'm Francine Garcia. YouTube, I have YouTube, pero hindi ako masyadong active. At I am Francine Garcia kasi parang mahahagar yata ako mag-YouTube. Kasi perfectionist ako. When it comes to posting, mga vlogs. Oh, ang mini-effort mo, no? Effort talaga. Kasi syempre, ayokong mag-taping masyado because of yung pandemic, syempre. Hindi naman dahil natatakot ako, but napapagod ako kapag, syempre, kapag ka-lock-in, hindi ka pwedeng may kasama na usually nating ginagawa. So, sige na, focus na lang muna ako sa social media. So, ayan. So, thank you, Taki, for always taking good photos and special mention. Huwag kang ma-art and chef. Oo. Super ano kasi talaga kami na sometimes, halimbawa pag nagpunta ka sa isang location, content ako ng good for 2 weeks. Para at least may bangko ka na. Pondo na ako. Up na lang ng up every day. Tama. Oo, para at least hindi ako napapagod na every day. Kaya grabe din talaga yung respeto ko dun sa mga ang gagaling. Na may Facebook, na may Instagram pa, may TikTok pa, may YouTube pa. Iba-iba talaga na, paano nyo na-maintain? Ang hirap-hirap. Ako nga picture pala, naluloka na ako. Yung video pa na YouTube pa. Correct. Diba? Pero mag-YouTube ka na rin, diba? So, I do YouTube. I started it 2016. Okay. Kaya lang, hindi ko masyadong na-focus. Kasi nga, diba, nag-iwalay kami ng shows. yes. Kaya, syempre, medyo okay. Lihis muna tayo. Ito tayo sa happy. So, do you plan to go back? I'm thinking. Okay. Kaya lang, meron kasi akong business na pinofocus. Ay, promote na. Wala pa eh. September. Ayan. Relax tayo dyan. Ayan. Ang dami pa sabog ni Francine. Pampabeauty yun. Ay, exciting. Yes! Kasi diba dati nga, yung mga chance, nagtatanong sa mga girls, how do you become beautiful? Anong minimaintain nyo? Ganyan. So, ito yung sagot mo. Yes, ngayon baliktad na yung mga girls nagtatanong na sa mga chance. O, titi. Oo. Paano naging ganyan yung skin? Ako, hindi ba nag-message pa? Oo, yes. Grabe na. Oo, diba? Madali na yung mga ganyan. Sige, aabangan namin yan. O, ito Francine, last question. Kung meron kang, di ba, nung dating yung heydays mo talaga sumasali ka sa mga Bucon, ano yung standard na talagang motto mo sa buhay na pwede mong iwan sa mga manunood na? Ang motto ko kasi talaga is, aim high but always keep your feet young. Kasi iniisip nila lagi, parang lagi akong nami-misinterpret ng mga sa social media na maldita, ganyan. Hindi siya maldita. I'm just saying what I feel. I'm just saying my thoughts na I think we're all entitled on that. Tapos, kapag nakikita nila ako sa kalsada, halimbawa kung nasaan man ako, nakayuko nga lang ako kasi hindi naman ako yung type na, ako to. Kasi hello, I'm aware na hindi naman malaking-malaki yung ano, nakatiting nga lang yung kinang ko. Alam mo yun, nasa show business na napakaraming between. Katiting na katiting lang naman yung akin. So, ba't ako mag-aano? Nahihiya ako. Kasi I'm thinking na baka yung ibang tao iniisip nila na masyado kang press ko naman. Diba? Yung mga ganun na. So, feeling naman nung iba na ay, maldita siya, parang snub siya. Hindi. Nahihiya lang ako. Kasi minsan may nagpapapicture na
may pwede magpa-picture. Feeling ko yung ibang tao, iniisip, sino ba yung feeling naman ito? Sikat-sikat siya, nagpa-picture. Parang, parang hello, ano gagawin natin? May magpapapicture talaga sa'yo. Oo, di ba? Kaya minsan kapag ano, hindi talaga ako masyadong nagpapapicture kasi nahiya ako. Na hindi ko alam kung anong iaano ko, igagalaw ko, ikikilos ko, yes ba ako? Although kapag kalimbawa event, I do naman. Siyempre, kaya ka naman nagpunta doon sa event for them. Correct. Pero kapag ka-private naman, relax-relax muna tayo. Oo, di ba? Yung mga ganun. Alam mo, sabi ko nga sa yung EA ko, funny na funny mo. Grabe nga, thank you very much. Picture siya talaga. 2015. Oo, gusto. Talaga, at ang dami niya sinabi sa akin, information about you kahapon. Nung... Ay, chismosa ka na. Oo. Ay, charot! Sobra. Kaya doon sa mga lahat ng mga ma-idolize sa'yo, message naman sa kanila. Thank you very much, of course. At saka, gusto ko magpasalamat. Hindi sa mga nagagandahan sa akin. Mga ambisyosa, di ba? Yung mga, kasi yan ang motto ko sa buhay sa social media. Ganda-gandahan lang tayo. Bahala na sila lahat magkagulo. Basta tayo ganda-gandahan lang. Di ba? Kayahin ko nga yan. Ba, yung ganda-gandahan lang ako kahit busit na umay na umay na kayo. Wala akong pakialam. Basta ganda-gandahan lang tayo. Di ba? Kasi kaysa naman mag-nega ka ng mag-nega. O di maganda-ganda ka lang. Post ka na ng maganda. Post ka na lang, ano ang gagawin natin? At least, diba, doon ako makuha. Gusto ko magpasalamat dun sa mga organizers ng mga Miss Gay. Above all else, gusto ko sa kanila magpasalamat kasi kung hindi naman sila nag-organize sa mga Miss Gay dati, I don't think I'm here where I am right now. Kaya kapag minsan ini-invite ako ng mga Miss Gay, ng mga backyard contest talaga, I still go kapag kakaya. At saka nagpapasalamat talaga ako sa kanila kasi syempre, sa kanila naman tayo nagsimula. Diba? Saka madami kang nai-inspire din na katulad mo eh. Hindi ko nga alam kung na-inspire ba talaga sila or nagaganda-gandahan lang din talaga sila. Diba? Masabi naman kasi talaga kasi ako na-inspire ako kay Heart, na-inspire ako sa iyo, na-inspire ako sa mga fina-follow ko na kapag nakakita, oh my gosh, ang ganda ng picture. Teka, mag-picture nga. Taki, mag-Victoria tayo! Mag-ayos ako, ganun. Mag-Victoria lang ako, ganun. Pero parang hindi kita kayang sabayan. Ikaw, kaya nga, ikaw ang epitome ng ganda ko. Uy, diba? Hindi naman, lagi grabe naman. Lagi po nakikita tayo. Parang bukas alam mo, abalahin ko yung Instagram ko. Mag-picture-picture din ako nakaayos. And gusto ko lang sabihin na, I just like to comment, ang ganda mo sa long hair. Ay, thank you. Kanina pagpasok ko, ay, bagets! At saka yung naka-profile ka talaga ganun. Yung parang Aiko Melendez 1995. Grabe. Thank you. Yung grabe pak. Thank you, sister. Thank you. Anyways, very much. Again, Francine, thank you. Sana hindi ka madadala. Next of time, course. Na bumalik ka dito, i-promote mo lahat ng mga ka-business yes. sa'yo. Kasi alam mo, ang saya na makita yung positivity na nag-re-redate sa'yo, na innate talaga yung pagiging maganda mo dahil yung puso mo maganda rin. Masyado nang magulo ang mundo. Huwag na nating dagadagan pa. Ay. Diba? Ladies and gentlemen, Francine Garcia. Thank you. Ayan, thank you very much, ate. Thank you. Love you. Thank you. I love you very much. Yee-hee.